Santo Padre, Spirito Santo, Smeno Marino, ma di Santa Padrino, mi tocco di tanti, amare della Fatima. A dopo l'incarna, ho detto che la Padre di un'altra sarà, al mamma di cura, in amico, Santa Padre di un Dios, al Seno, Tua casa, sei sì, sei la sua, sarà la cura, e la sua santa, la sua madre, sarà la madre, la madre, la sei la madre, 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 Cristo, kawa kami. Cristo, kawa kami. Panginoon, kawa kami. Panginoon, kawa kami. Ama namin, mga kapatid, ang pagkaroon kami o kami kailangan ang kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Makundangan sa pagdalangin ng aming merengi sa damay at mahal. Kami naway maaaw sa aming sa kasalukuyan at Panginoon sa kalawatian walang katapusan. Sa Santo, magpasawalan ka. Amen. Pagbasa mula sa mga lawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Delia. Taglay ang biling ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Arepago at magsalita. Mga taga-Atenas, napapansin ko buhos na buhos ang iyong kalooban sa relihiyo. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may makasulat na ganito. Sa Diyos na hindi nakikilala ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ay siya pong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng naroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan kaya siya pinaglilingkuran ng tao sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa Israel, nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aakulat ay matatakuan niya siya. Ang totoo, hindi naman siya malayos sa bawat isa sa atin. Sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga tayo ay mga anak niya. Yaman tayo mga anak ng Diyos. Huwag natin akalain na siya ay tulad ng larawang dito, pilak o bato na pawalikha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala
kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda niya ang araw ng pagkukong sa sanlibutan at ito'y buong katangulan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hiningan. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay niya muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuyak siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, "Ibig namin kayong mapakinggan muli tungkol dito." At umalis doon si Pablo, may ilan sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio, na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumaring babae na pangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Athens at nagturo sa Corinto. Ang salita ng Diyos.
No, panahon yung sinabi niya Jesus sa kanyang mga dalag. Marami pa ang sasabihin sa inyo. Ngunit hindi pa rin yung kayang nawalan ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Kaluluwan, tutulungan niya kayo upang nawalan ninyo ang buong katotohan. Sabagat ang sasalita na siya hindi sila ng kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanya narinig at ipapahayag ang mga bagay na narinig para alam niya ako sabagat sa akin na magpupula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa ay akin. Kaya kung sinabi sa akin magpupula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Itinuloy na ang Panginoon Jesus. Tulad mo na ipinahan natin sa kasimulan ng pagbibiwang ng Panginoon. Tinungunitan natin ang kamistahan ng mahal na rin na Father na Mario kung saan ay nagpakita sa tatlong para na sa ganon ay higit na makilala si Jesus ang ating Panginoon sa Kristo. Ang katotohanan na ang mensahe ng katotohanan. So, tayo din na niya pagdinig tayo at maging bahagi ng pagkilos upang tayo ay tunay na pagdinigaan ng katotohanan. Makita natin ito ang tanong sa ating sa Ebanghelyo na nawa ay maunawaan natin ito sa pagdating ng Espiritu Santo. Yung ang tunay mo na katotohanan dahil natin ang kapatakunan na ito ay mas mabigat na harapin ang katotohanan sabagat gawa mo ng tinatawag natin information highways na kung saan ay lahat ay pwede magsabi na ito yung katotohanan. Kumisan ay hindi na natin talaga makita kung ano yung katotohanan. Medyo nahirapan tayo kasi yung mga nagsasabi ng katotohanan bagamat magkakaiba ay hindi naman ako lahat ay kasi mahina. Makikita mo natin na may isang tao na nagsasabi na kabahagi ng katotohanan pero pares kasi nung ano na may mga tao papahayaw ng bahagi ng katotohanan pero ang iba na ay hindi na totoo kagamitin lang ang bahagi ng katotohanan para ipahayag yung kanyang nais na ibigay na kontrusin ay hindi naman yung buong katotohanan ngunit bahagi lamang ng katotohanan. Kaya po ito kuminsan ay nagdudulot na katulumihan sa pagtahan namin sa daigdig na ito. Naramdaman ako sa mga pagkataon kung saan ay hinaharap natin sa lipunan ng ating pinagalawa. Dahil maaari po tayo ay magulang doon sa mga taong maaari nagpupulit
nagkakuhanan. Kasi kung isang nakuha yun, natatapag ang katotohanan. At kung isang ay nagagawang pasimulingan ang katotohanan, sapagkat may mga inilatag na mga pasimulingan. Kasi hindi mo natin kapalit talaga yung totoo at ang tama, kasi bakit ipinangalan na yung kasi dumalingan sa mga bagay dito. Ito sabihin mo lang ganito. Pero yung pala naman ay hindi yung talaga totoo. Ngunit tayo sa akala ko yung tao na may magsasabi ng katotohanan, doon na yung pinaniwalaan mo. Kaya nga, kuminsan sa natin ng pagtingin natin yung kapag minalusapan ng katotohanan ay yung tao ay pwede malakaw. Kaya ang kailangan natin hinihiling ang biyaya ng Espiritu Santo. Ang biyaya ng Espiritu ng katotohanan. Kaya po, mawawasin po natin na mamayari po katiwalaan sa lingkunan natin pinagalawa. Sa pag-aasabi na natin, yung the truth is being self-aware na ang katotohanan ay napapalit sa gusto ng pako. Kaya kung isa ay hindi narating ng pako yung hinahanap ng kasalutan sa kanilang katatayuan. Sabagat may ganitong klase ng pagkaunawa na pwede ito ay tama. Pero natatakot ka lang yung kasimulingan na binibigyan ng pansin ng mga bagay na ito. At yung pinakita natin sa araw naman ang erikulandat o lalo-lalo ng pagbawang pinag-usapan natin ay sa mga nakikita ko natin katiwalaan na nangyayari sa daigdig na ito. No? Ay akala natin ay tama. Ayun pala ay mayroong daya. Nangyayari tayo ay kasimulingan. Pero bahagi nito ay mayroong kaakibat na kasimulingan. May tama, pero may mali. At kung isang po, ang nangyayari ay tayo ay naluloko na harapin ang mga bagay nito sapagkat hindi naging maayos ang pagkaunawa natin ng katotohanan. Pero huwag rin mo natin kalimutan na ang pagkakalap natin ng katotohanan ay hindi pwede iiwalay sa pag-ibig. Sabi na natin ay truth. Ang katotohanan ng walang pag-ibig ay isang brutal na paghahanap ng katotohanan. Kinakailangan ngayon kaakibat ng pamamahala. Kasi kung ikaw lang ay naghahanap ng katotohanan para pwede mo siyang gamitin ng katotohanan para sa pagiging tao, hindi na wala pagmamahala. Hindi ka na higit na kung saan ay makita ko yung tunay na mensahe na pinapahayag
ng pagliligtas ng krus. Yung mga ipinahayag sa kanila, ay huwag natin kalimutan na itong lahat ay sa paglilingkod upang may pakita yung patuloy ng pagmamahal ng Diyos. Kahit na ako sa makabalang panahon na ating tinatapasa ngayon. Well, nung panahon ko na bakit magkakonsidyan ko lang ko ng modern culture. Pero, ang pag-ibig naman, sabi nga na walang katotohanan, mali rin. Kasi bakit maging sentimento lang. Ano ibig sabihin ng sentimento? Ang may pagsitagdamin ko, iniibig kita. Bukas, kapag ang tagdamin ko, hindi lang kita iniibig. Pwede magbago yung pag-ibig ko. Wala lang sa katotohanan. Nandun na sa damdamin. Kapag hindi mo nakilo, ay wala na. Hindi mo pwede yung pag-ibalay ang katotohanan sa pagmamahal. Kaya ito po natin sa katotohanan ito pa. Sabagat, ito po yung hinahanap ngayon ng lingkuna natin pinagalawa. At ang simbahan, ang tungkulin ng simbahan ay iharap tayo na tulungan tayo na makita ang katotohanan. Kahit ang buong simbahan ay hindi nagsasabi as the Holy Spirit, ang i-announce natin ay nais na ang simbahan kasi hindi yung katotohanan na patuloy natin pinag-inay ni Dali. At ito yung katotohanan na magbibigay sa atin ng higit ng pagkaunawa sa pagtahan natin sa daigdig na ito. At ito yung isang katotohanan na kung saan ko ay pinag-inay ni Dali, hindi lamang po ng isang tao. Ngunit na buong simbahan na pinag-uusapan pero yung sinabi ko ay tayo ay hinahanap na tayo ay tutuwa na matatuwa ang isip namin ng Espiritu ng katotohanan na siyang pagbibigay ng iwala na makatawa natin ang pagsasakatotohanan ng katotohanan na ito sa pang-araw-araw natin. Kasi marami ko kasi katotohanan. Pero yung katotohanan ito, makatulad hindi namin kailangan. Kasi hindi naman yun yung hindi naman yun ang idea o pag-exposure. Halimbawa, mayroong katotohanan ng puso sa bagay ng siyensya. Pero nung pangyayon ko sa bagay ng siyensya, hindi naman ako scientist. Hindi naman ako cosmologist. Hindi naman ako expertise yung mga bagay niyo. So, yung sabihin, makatutuhan niyo, pero para hindi ko yung kailangan sa pag-araw-araw ng pag-ibos. Pero yung simbahan ay nag-aaral ang pag-aaral ng katutuhan. Pero, titignan natin ang mga katutuhan na hindi natin kailangan. At yun po yung hindi natin sa Espiritu Santo, pamahal natin pamukuhan ang mga katotohanan na ito na hinaharap natin sa pag-araw-araw ng pag-ibos para po tayo ay tulungan na ito ay higit natin pakinabahan upang lalo higit na pag-ibos sa pag-ibos na ito at mabigyan natin ng higit na pag-asakaruhan sa pamamaraan natin buhay na hinihiling natin sa daigdig na ito, sa partikular ng pagkilos ng ating pamumuhay.
Sa mga bagay na ito po sa ating malingan, kahit na po yung tinanaw ng ating wildlife. Kasi yung ako tayo sa Amerika, akala natin tumuko na. Pero yung pala, ay tinanaw lang ang natin. Pero ito po yung pinawang pagkakaroon natin, na gamitin natin yung katotohanan ng aming pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig, na kung ano sa'yo pa hindi malayo sa katotohanan. At siya pag-ibig kapay natin. At ito yung pala sa hindi natin. Ano yung nagsigurin ko sa atin? Na yung sitwasyon natin yung pinagawa natin, parang magsasabi sa inyo. Parang magsasabi sa inyo. Hindi magsasabi sa inyo po sa ito. Magsasabi sa inyo ang ulan mo. Ito yung tama ito ang mali. Magsasabi sa inyo yung asawa mo. Ito ang tama ito ang mali. Para magsasabi sa inyo yung mga tao na nakita mo. Ito yung tama ito ang mali. Pero hayaan pa rin. Ano ba yung sinasabi ng simbahan? At hindi natin, ano ba ang sinasabi ng Espiritu Santo tungkol sa pag-ibig niya? Kinakailangan na hindi natin ang biyaga ng Espiritu Santo. Hayaan natin na tayo ay tulungan ng Espiritu na katotohanan. Ay tumutulong daw sa kanilang mga pagsya na ginawa ng mga
Espiritu Santo magpasawala ng ka. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas sa Diyos sa inyong puso at iwa. Taas ka namin sa Panginoon. Pasalamat natin ang Panginoon at ang Diyos. Salamat ang siya ay ang manalim ng makapagyarihan ng muli lang ang marapa. May ikaw ay aming pasalamat. Ngayon ang pinag-iwa ng mga magdalayan ng pati. Bukod mong pinagpala sa kumarang lahat ng mga magdalayan ng buong mga pati. Ngayon hindi yung pag-iina ng iwan na isubo siya bilang mga Mesiyas. Sa pagyarihan ng Espiritu para ang Bene Maria ng inang tunay. Sa iwan na ang kanya yung isinilang bilang buwan ng itong sa tungkulang. Kaya kaya sa mga nangyayang sisiyaw ng papuli sa iyo na walang pagpapayo sa mga kami nang bubuti sa iyo kadalihan. Ama,
Hinabi ko rin si Pahala para sa objective sa sinukad na sa patuloy kayo sa aking parasis ng pinagatura. Alam na lang kapag na ko rin ang mga pangitamin na ang layo na may matasa sa sila yung muli kong buhay kayo din ang lahat ng mga umang. Tawa at sunat na muli sa iyong naliwanag at awa at ang napangitin ng lahat na mga salo sa iyong buhay ko lang wakas kay isa na ba ang pangyayari ng Diyos. Kay isa na ba ang gusto na lahat na pangitin ng buhay dito sa iyong tindang talungan ng Diyos. Para makiwag ko matagal ng pagkukulit sa karanggal ko sa mga pagkita ng mga nakataan ng Panginoon Heso Kristo. Sa pagkita ng Kristo, masama niya sa mga lahat ng panangang pagkukulit sa iyo. Diyos sa Bapa, kapangyarihan at kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ang Diyan. Amen. O Baba, tulad ni Maria, maghintaan tayo para makita natin ang may pakita natin sa iba ang katotohanan. Thank you.
ito ang kumpleto ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa lahat ng sanlibutan. Mga